Yan mga kagreso, kailangan natin ng fungus protectan. Kasi ano siya eh, nasaktan yung ugat niya. So tansya-tansya lang natin mga dalawang kutsara sa kalahating balde. So ito, importante ito, root hormone. Bigyan natin ng dalawang takip ng root hormone. And then, insecticide. Kotak. Ayan, magandang bandang araw mga kagre. So dito na naman tayo sa umagang maulan. So ang gagawin namin ngayon mga kagre, makikita niyo ito yung mga calamansi. Sobrang dami niyan. Ang gagawin kasi namin, ililipat namin kasi gagamitin itong area. So gagawin namin ay ibubulls namin. So paunti-unti. So marami nang nabuwal tayo ron. So yan ang pamaraan namin mga kaagre para mailipat natin ng maayos at dadalhin natin sa nursery muna bago natin ilipat doon sa plantasyon na panibagong plantasyon na pagtatamnan sa ating aklamansi. Kasi 3 years na ito eh. 3 years na siya, so sayang. Sayang na sayang. Kaya ang ginagawa namin, binulls namin. So may tendency talaga na mamatay siya, pero gawa natin ng paraan na mabubuhay talaga siya. So mamatay na mamatay, mabuhay ng mabuhay. Ang importante, may maisalba tayo. So kasi gagamitin tong area na to. So ibig sabihin, lahat ng to makikita ninyo, itatransfer natin. So mano-mano lang muna ginamit namin ngayon kasi wala pang available lang ako. So yan mga kagre, tara, samahan niyo kami. Ganyan, jauh bos. Tira kan, tira. Gata ya, lalim. Gata, ini betul. Ya, di luar. Ini kalau di share, lupa nyelang. Sekarang di video nanti yang nyelang dulu. Bos pun.
Yun, yun. Kaya pa? Ada. Eh, bandit po na to, simple. Sabi. Kung may alura na siya, magsabi ka lang ha. Ayaw mo. So ayan mga kagren, dito na tayo sa ating nursery. So nadala na natin itong mga kalamansi natin. Ang edad nito mga kagren, 3 to 4 years ang edad ng ating kalamansi. So kailangan natin siyang isalba. So yun ang layunin natin, na isalba yung mga tanim. So nakikita natin, gagamitin yung area doon. So ililipat natin. So paano natin gawin yun? Maraming pamaraan. Pwede natin idritso sa area na pagtatamnan. Pwede din natin i-steady muna sa nursery bago tayo mag-establish na naman ng another plantation. So medyo rush ang pagka-decision, kaya pinili ko na dalhin muna sa nursery. So ang ginagawa natin, yung malalaki, dinipulyet natin. So para mabawasan natin yung pagkababa ng percentage niya ng babuhay. Kasi pagka maraming dahon at saka mataas, at madali siyang mamatay. Dahil nadidehydrate ka agad yung katawan niya dahil sinisip-sip ng dahon. And then wala na siyang ugat. So ang gagawin natin, i-develop naman natin ulit yung ugat. So paano natin gawin yun? May mga chemicals tayong gagamitin ito. So papakita ko sa inyo kung ano yung gagamitin natin. So ang ginawa natin, sako lang. Sinako lang natin siya, sinako. Kasi wala tayong malalaking bag dito. So kung mag-order pa tayo, alanganin na. So madidehydrate na siya. So sako, wala pang gastos. Kasi mga ano na yan, mga lumang sako na. So ano na lang natin, susundan na lang natin yung develop ng ugat. And then lipat na natin sa field pagka nakarecover na siya. So yun ang purpose na kung bakit natin siya idinipulit. Kasi pag hindi natin siya idinipulit mga kaagre, mahirapan tayong mapabuhay. So ibig sabihin 50-50. So gumawa tayo ng paraan para mag-high percentage siya, para tataas yung percentage niya na mabuhay. So ganito lang, at dinidipulit, at nilalagay sa sako, at tapos lupa. And then tatabunan natin siya ng trapaluna, para hindi muna siya ma-expose sa ulan at saka sa init. Kung baga, semi-vacuum siya. So yun ang mga pamaraan mga kagre. Importante, mayroon tayong chemicals. At yung mga chemicals, may ano tayo, may root hormone, para i-develop na kaagad natin yung ugat. Hindi dapat mauna yung sprout. Kasi pag nauna yung sprout, mamamatay lang din siya. Bakit?
Pag nauna ang sprout, hindi pa nag-develop yung ugat, yung sprout mag-operate agad yun, mapipilitan yung katawan, so bibigay. So yun ang dahilan ng pagkamatay. So ngayon mga kagre, maghalo tayo kasi diligan na natin itong nagawa na para hindi na siya ma-disturb. Bigbigyan natin siya ng fungus protectant, insecticide at saka plant. Root hormone. So root hormone, pinaka-importante yun para madali siyang mag-activate yung ating mga ugat at saka magpanibagong ugat. Yun mga kagre, tara, gawin na natin. Yun mga kagre, so kailangan natin ng fungus protectant. Kasi ano siya, nasaktan yung ugat niya. So tansya-tansya lang natin mga dalawang kutsara sa kalahating balde. So ito, importante ito, root hormone. Bigyan natin ng dalawang takip ng root hormone. And then, insecticide. Tansya-tansyahin na lang. Importante mga kagre, pagkagagamit tayo dito, ngayon wala akong gloves, dapat mag-gloves talaga tayo para makaiwas tayo. Ang kailangan natin siya siyang buhusan para ma-prevent natin yung mga sakit na dala niya. So yun lang mga kagre, so yan ang gagawin natin. So may activity tayo next time kasi marami tayong puno doon na magaganda. So ang gagawin naman natin doon sa iba, gagawin nating bonsai. So next activity natin, next vlog natin, gagawa tayo ng bonsai ng kalamansi. Sobrang ganda gawin ng kalamansi. Medyo mahirap siyang gawin pero kaya natin gawin yan. So yun, next vlog mga kagre, papakita namin kung paano namin gawin yung bonsai ng kalamansi. So yan mga kagre, maraming salamat sa pagsama at magandang araw.